15,500. So people are budgeting din naman for their needs and wants. So ngayon, medyo mababa na ulit. May certain mall na nagbaba ng rate nila because they're celebrating something. Do you think this has a factor in supporting you guys? Na sana may meron bang dapat gawin para mas bumaba pa yung cinema rates at mas pumatok pa sa takili ang inyong pelikula? Any thoughts from any one of you? So direct, parang maganda masagot niyo. Well, that's very valid point yan. Nagbaba talaga sila up until October in support para sa mga Filipino films. Then alam naman natin na we're experiencing a lot of, you know, yung discrepancies with compared to the foreign counterparts natin, di ba? So it's a good move kasi kinoconsider ng mga cinemas ngayon kung ano yung kayang abutin ng mga manonood natin. So, well, tatapatan naman natin yung magandang content at magandang pelikula para ma-feel naman ang mga magbabayan ng mga manonood na worth it yung binayad nila. Pero well, I'm hoping sana nga other agencies ng FBCP could come up with something na magkaroon ng regulations when it comes to cinema rates, di ba? Kasi ang dami pwedeng i-consider dyan and it would help a lot of Filipino producers and filmmakers na magkaroon pa ng passion into producing films. Kasi yun naman lahat ang objective ng lahat. Yung meron tayong ma-share at maitulong sa pelikulang ginagalawa natin at industriya natin. Direct link lang po. Konta, request ko lang po, konting quiet lang po sa ano po. Sismi lang po, konting ina lang po ng chikahan po. Salamat po kasi lilipat na po kami dyan ng table. Okay. Thank you very much for answering the question, Direct Patty. And kay Barda, Barbie and David, anong pinagkaiba ng efforts na ginawa niyo sa mga teleserye na ginawa niyo? Kasi this is your first film, if I'm right. First film together as Love Team na Barda. So ano yung pinagkaiba ng efforts niyo sa teleserye, sa series, and here sa film? Efforts, I think magkaiba kasi yung shooting ng teleserye and shooting a movie. Sa movie kasi mas maraming shots. Mas konti yung scenes for the day but more shots. So I think nagkaroon kami ng adjustment when it comes to shooting a film together. Diba? But siguro yun. But siguro yung when it comes to the role naman, similar lang naman yung acting. Depende pa rin talaga sa skill. I agree with David, yung style ng paggawa ng teleserye at pelikula mag-iba talaga. As in, ang pelikula kasi afford namin mag-shoot ng fewer scenes pero maraming angulo. So we do it multiple times talaga. So dapat same yung energy, same yung level of emotions na ibibigay mo. Minsan challenging kapag mahahaba yung dialogue, di ba? Tapos maraming beses mo siyang kailangan ulitin. In terms of acting, I learned, kasi matagal na ako hindi nakapag-pelikula, ngayon na lang ulit. I learned to mas likitan yung acting. Kasi this will be shown on the big screen. So, konting galaw mo, kitang-kita agad. Unlike sa TV na maliit lang yung papanooran mo, di ba? So, dito mas subtle dapat yung approach. Mas pampelikula lang dapat yung acting. Mas maliit. Kasi yung sa Maria Clara na talagang ang lalaki, di ba? Dito dapat talagang mas subtle ka lang. Ganun. Mas still. Kasi ang hirap mong sundan sa malaking screen pag ang likot-likot mo, di ba? Lalo na pag close up, tapos nasa malaking screen ka, mahirap na kakahilo yun. So I learned to be still when doing the film. Was it challenging for both of you to adjust from teleserye to movie? Yes, oo. And pinag-usapan namin yun pagka, kunyari during take na parang nakakapagod din pala, no? Kahit rom-com. Kasi ang hirap yung same yung eksena, pero kailangan
kiligin ka ng kiligin dun sa same eksena na yon. Kailangan pag binato ni David yung linya, kiligin ka the same level ng wide at nung tile at nung medium at nung drone at nung gimbal at nung ang daming shots, and you have to give the audience the same level of kilig. Dapat walang maiba. So yun, yung I think yung consistency ng paulit-ulit na emosyon. Meron pa, sorry. In real life, how would you coach someone kung paano magkaka-points sa kanilang nililigawan or someone they like? How would you coach them? Siguro, they should pay attention to the interests of the person they're pursuing. May it be food or film, or kung masyado silang artsy, if they're into paintings, if music, ganyan. Siyempre, mas madali mong makuha yung puso ng taong naliligawan mo pag minamatch mo yung interests mo sa kanila, hindi ba? And then after nun, i-share mo rin yung interests mo sa kanila. Baka naman somehow you guys share the same interests, marami pala kayong similarities, and then doon na magkakaroon ng spark, doon na kayo magkakadevelopan, hindi ba? It's more of like getting to know the person and really listening to what she needs, what she wants. And Ahia, are you single? Are you single? No, you are. Are you? Sometimes, then. I'm asking if you're single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question, being a secret. Secret. Oo naman. Galing ni Barbie magani. Yung sagot niya kanina sa'yo, parang, diba? And sorry, ang dami kong questions. Last na talaga sa Barbie. How do you and Jack give each other reassurance? Paulit-ulit na reassurance kasi ang daming-daming, well, ang gaganda ng feedback sa inyong dalawa, like really, and even I follow both of you, and kinikilig din ako eh, pero at the same time, mas kinikilig din naman ako sa inyo ni Jack kasi grabing reassurance mo sa isa't isa. So, how do you and Jack give each other a constant reassurance na sobrang tagal nyo na, and yet you are also in the love din? Pero, bago niya sagutin niya, sa susunod na lang, kasi syempre, David and Barbie po, diba? At susuporta naman si Jack. Tama! Okay. Oh, last, kay Adi. I've seen you na...